pinapapura namin ang pag-invest ng mga members namin sa mutual fund, meron kaming konting tweaking sa aming programa. Ngayon, para ma-optimize yung talagang pagsali sa RSIP, a member is only allowed to withdraw their RSIP participation pag may 10% net gain. Yung talagang kung magkano nil pinasok mo pera, nadagdagan ng 10%. Miski na hindi kayo nagwi-withdraw, pag 15% gain na, automatic wini-withdraw ng KSK Co-op at binabalik sa member. Ngayon, kung tatanungin nyo, bakit nyo po wini-withdraw pag 15% net gain na? That is to assure that an individual member who participated in the RSIP program can experience, can actualize a return. Kasi po nito mga nakaraan, maraming nagbabati ko sa amin, hindi naman ako kumikita sa RSIP. Eh kasi po wini-withdraw nyo kung kailan mababa. Nagpapanik kayo kapag bagsak yung market. Yung iba naman, hindi ko matsempo-tsempohan kung kailan lalago yung pera dyan, ko dyan sa mutual fund. Kaya KSK SMP Co-op, managing, monitoring your mutual fund participation, pag automatic 15% gain, wini-withdraw, binabalik namin sa member. Gusto niyo ibalik ulit? Pwede kang ibalik ulit. Ganun pa simple lang yun. Pero para sa amin, on record and for actual experience, you had an actual gain. Ideal ang pagsali sa RSIP pag pangdagdag sa retirement fund ninyo or kung meron pa yung big ticket items na gusto niyong gastosan after 5 years. Noon, before COVID, yung mga ibang sumasali dyan sa aming RSIP, dyan nila kinukuha yung pambakasyon nila, pang out of town, out of the country nila, kung ano yung kita, yun lang ang kinukuha nila, pang babakasyon nila o big ticket item. Or wala silang car plan sa opisina, every 5 years, yung pampalit nila ng sasakyan, dyan nila kinukuha sa kinikita ng kanilang RSIP. Okay? Now, third program that KSK SMP Corp is proud of to offer to our members is the Real Estate Development Program. Dito, meron mga real estate related projects ang KSK SMP Co-op. Okay? Iba po ang project sa program. Mas malaki yung program sa ilalim ng project, sa ilalim ng program yung mga iba't ibang project. So, binanggit ko na yung peer-to-peer lending program, regular saving investing program, ito naman po real estate development program. Sa ilalim nitong real estate development program, may tatlong project. Mamaya babanggitin ko yon. Pero dito sa red program natin, kung ano yung sinasali nyo, minimum 50,000 pesos, binibigyan kayo, paid out, every year, 6%. 6% every year. Ibabalik yung original amount after 5 years. Pero may potential, may chance na may dagdag anywhere from 20% even 100% doon sa original amount na sinali nyo after 5 years. Bakit ganun? Because of the nature of our of the projects of our different projects under the RED program. Meron tayong O-room residences, dormitoryo siya. Meron siyang regular na pera na pumapasok ngayon. Doon ko kinukuha yung 6% na kinikita para dito sa mga sumali sa RED program. Nirerentahan po ngayon yon, 84 rooms, all fully occupied, being rented in the next 5 years. Doon ako kumukuha ng 6% return every year. Pag binenta po yung Orum 1 residences, that 8 floor, 64 room, 1,000 square meter lot, nung tinayo po yun, it needed 200 million. Ngayon, ang selling po doon is 400 million. Kaya doon po nanggagaling o manggagaling yung potential additional 20% to 100% after 5 years. Okay? Kung meron pong sumali sa RED program, pwede ba siyang magdagdag ulit
pwede po in multiples of 50,000 pesos. Kung sumali siya last year, 2019, at sumali siya ulit, July 2020, hintayin din siya ng 5 years. Hiwalay yung 5-year tenure sa bawat sali sa REB program. Okay? Ito po yung tatlong project natin sa Real Estate Development Program. Yung Orum 1 Residences sa Evangelista, sa Makati, dito po yan sa Metro Manila. Yung farm lot projects natin sa Amadeo, Cavite, nabili na po yung lupa, binibili yung access road, nagbibid na hintulang dahil dito sa lockdowns, nagbibidding na para doon sa land developer, doon sa house design and construction provider, tsaka doon sa farm technology, na delay lang because of this quarantine situation. And last of the 3 projects, existing current projects, ongoing project, is the Nagtabon Beach in Puerto Princesa, Palawan. Okay? So, meron pa ho mga pinopropose sa amin. Si Mr. Kala, nakakakuha ng mga proposal, real estate development project proposals sa mga members. So, we are open from our members to propose to us real estate-related projects that KSK SMP Co-op can find worthiness, pwede pong pasukan via the REB program. Second to the last is our Bitcoin program. Okay? Meron po kaming ibang financial literacy session about Bitcoins. Meron kami mga materials dyan sa Facebook at sa YouTube about Bitcoin cryptocurrency 101. Hanapin niyo po sa YouTube channel ng Colaico Foundation or dyan sa KSK SMP Co-op Facebook page. Meron po kami mga session dyan. Kulang ang aking oras. I just wanted 1 hour for our Zoom meeting, Zoom session. Let me just give you an updated statistics about Bitcoin. Kung tatanungin niyo, legal ba yung Bitcoin? Safe ba yung Bitcoin? Ang sagot ko po lang ay yes. Kaya po inalok natin to sa ating KSK SMP Co-op members. Ang inyong lingkod, si Mr. Colaico, marami sa aking pamilya, kaibigan, sa mga members natin, pumasok po dito sa Bitcoin program ng KSK SMP Co-op. A little info muna, base info about Bitcoins. It's a buy and sell situation. Parang mutual fund yan, yung RSIP, you will make or lose money kapag binenta mo na yung nabili mo na Bitcoins. Ang bentahan po ng Bitcoin kaninang alas 12 ng tanghali, Manila time, is $9,111.69. Yan po ang presyo niya kaninang 12:30. Every second, taas baba yan. Kung yung mutual fund, every month yung nakita niyong taas baba, sa mutual fund, sa Bitcoin, lalo na. By the minute, ang taas baba. Compared doon sa umpisa ng taon, January 1, yung presyo niya, 7,266. Sa presyo kaninang alas 12 ng tanghali, Manila time, 25% actual growth na po yun. Meaning, kung merong bumili ng Bitcoin noong January 1, 2020, at binenta niya kaninang tanghali, meron na siyang 25% na gain kung nabenta niya at 9,111. Para lang po makita nyo kung gaano ka volatile ang presyo ng Bitcoin. Yan po kaninang alas 12 ng tanghali. Ngayon, nasa 9,123 ngayong 3:50 PM. So, talagang malikot ang presyo ng Bitcoin. Ngayong taon, noong February 13, 2020, isang araw bago mag-Valentine, 10,457 na po yan. Umabot. Yan ang pinakamataas na inabot niya ngayong taon. Kung ikukumpira yung presyo ngayon, 9,111, doon sa pinakamataas na inabot niya ngayong taon, noong February 13, 2020, 10,457, 15% potential growth po yun. Mula nung pinakamataas niya,
February 13, 2020. Isang buwan lang. Epekto ng pandemic. Bumagsak, excuse me, bumagsak ang presyo niya to 4,106. That's a 155% decline. And so sabi ko, nako, katakot pala yung Bitcoin. Scam ba yan? Hindi po scam yan. Investment loss yan. Hindi po yan investment scam. Iba po ang scam sa loss. Kung pumasok ka nung February 13, 2020, at pinilit mo, ibenta na nga ito, nung March 13, yung 10,000 mo, 4,000 pesos na lang, 155% decline. Now, hindi pa po tapos ang storya. Ano ang projections sa Bitcoin? Kumpara sa presyo ngayon, ha? Sa presyo ngayon, tingnan muna natin yung pinakabagsak niya. Kaya nga, buy low, sell high. Nung bumagsak ang presyo niyan, yung mga matitinik, yung mga hindi nagpapanik, at lalo na, meron pa silang pera, dun, at bumili sila nung panahon na yon, kumpara sa presyo ngayon, 122% actual growth na po yun. Kung meron mang sumali, bumili nung March 13, 2020 ng Bitcoin, dumoble na pera niya ngayon. 122%. Now, ano ang pinakamataas na inabot na presyo ng Bitcoin? $20,089. Hindi po 20.89 yan. $20,089 noong December 17, 2017 or about 2.5 years ago. Kaya kumpara doon sa presyo na yon na $20,089 sa presyo na yon na $9,111, may potential na 120% growth. Kailan mangyayari yon? Hindi ko po alam. Ano ang mga sa araw-araw, tatlo, apat, lima, anim na mga materials na binabasa ni Mr. Colaico, ang estimate, ang projection ng Bitcoin sa katapusan ng 2021, next year, pwede daw pumalo ng $40,000 per Bitcoin. Kumpara sa presyo ngayon, tsaka yung 40,000, that's a potential growth of 339%. Mag-times 4 yung pera. Mula ngayon hanggang katapusan ng 2021 is about 1.5 years. Okay? That is, if you will take it from me, the potential of Bitcoin. That is why we are offering it to our members. Ano yung offering sa member? At bakit namin tinawag na Bitcoin, Buy, Keep, Sell program? Marami pong issues sa pagpasok sa Bitcoin. Makakabili ka ba ng totoong Bitcoin? Yung pinagtaguan mo ng Bitcoin, hindi ba ma-hack? Walang central authority sa cryptocurrency. So, kanino ka tatakbo? Yung bebentahan mo ba ng Bitcoin, talagang bumibili ng Bitcoin at mag-guide ka kung kailan mo ibebenta yung Bitcoin. Kaya, sinama na sa buong pangalan ng programa, yun ang ginagawa ng KSK para sa mga members nito na gustong bumili o makilahok sa Bitcoin program. Kami ang bibili para makabili ng totoong Bitcoin. Tayo, KSK ang magtatago. Kapag na-reach niya na yung target ninyo at ang minimum target ay 100%. So, kung lumago na ng 40%, 50%, 60%, hindi nyo pa ho pwede i-withdraw. Pwede nyo lang i-withdraw pag ito dumoble na or nag-100%. Yan po siguro yung mga nakita nyo na mga sa Facebook, sa social media ng KSK Co-op. Meron mga member nagpapasalamat sa red program nila. Yung Bitcoin. Yung Bitcoin pala totoo dahil binalik na ng KSK Co-op dahil dumoble na yung kanilang pera na sinali dito sa Bitcoin Buy, Keep, Sell program ng KSK SMP Co-op. Pag hindi pa kayo nag-withdraw, pero dahil sa regular na binabantayan ng KSK SMP Co-op ang cryptocurrencies, at 200% gain na pala, miski na hindi kayo nag-withdraw, i-withdraw ng KSK SMP Co-op at ibibigay sa inyo lahat ng sinali nyo dito sa
BBKS program natin. Okay? So, meron pong mga members na. Pakicheck ko na lang po sa social media namin. Mga totoong tao po yun. Pwede kayong makipag-ugnayan sa kanila. Pwede yung you get into some investigating before you get into investing. Tanungin nyo po yung mga member. We have a good share of bashers, yung mga hindi natutuwa, dahil siguro hindi na-appreciate, hindi na-orient mabuti, and mas marami po yung na-appreciate kung anong ginawa ng KSK SMP Co-op at kung paano sila tinatrato ng KSK SMP Co-op. Panghuli, dahil pagmamayari ng KSK SMP Co-op, majority owner ang co-op sa own bank, One Wealthy Nation Rural Bank of Cavite City, may special time deposit offering para sa mga co-op members. Minimum amount to join is 10,000 pesos, 5-year time deposit, 4% interest per year ang binibigay. Covered po siya ng PDIC at tax-free siya dahil 5-year placement siya. Okay? So kung pasensya na po kayo, meron kasi mga SMP co-op. Okay? So in summary, peer-to-peer lending program, RSIP, RED program, BBKS, and yung own bank. Okay? Nakikita nyo po yung what it will give you kapag merong guaranteed, ang meron pong may mga guarantee dyan, merong mga pangako, yung peer-to-peer, yung RSIP, tsaka yung own bank special time deposit. Yung RED program, meron din pangako, pero meron ding potential na gain or dagdag. Yung sa Bitcoin, walang pinapangako. Ang pinapangako lang dyan o ina-assure lang dyan, nakakabili kayo ng totoong Bitcoin, meron kayong matatakbuhan kung may problema sa inyong participation sa cryptocurrency. And merong nagbabantay para ma-optimize nyo ang paglahok nyo sa Bitcoin program. Saan maganda gamitin o bakit ako papasok? Ano ang benefit para sa akin kapag sa peer-to-peer? Ano mabibigyan pag pumasok ko sa job sa Bitcoin? Ayan po, sa peer-to-peer, income replacement since merong payout every year. Sa RED program, ganun din dahil may 6% a year tapos may potential na windfall, tawag nila. After 5 years, lalo na pag nagkabentahan ng property. Sa RSIP naman, yan yung pag may pinagdalaanan kayong pangmahabaan. Retirement fund, bili ng kotse 5 years from now, down payment sa bahay, yung mga big ticket items na paggagastosan nyo. Yung Bitcoin, pan-jackpot. Jackpot as far as the returns or gains are concerned. Hindi na po mawawala ang Bitcoin. In fact, kung pagtatanto nyo sa panahon ngayon, lahat online, lahat peer-to-peer, kumbaga yung naging issue ng DTI ngayon sa mga balita, pinagbabawal o pagbabawal nila yung barter. Ano yung barter? Ako, meron akong kailangan na, o gusto na isang sakong bigas, si Joel Cala, sabi niya, ipalit mo lang ng helmet ng bisikleta. Bibigay ko na sa itong isang kabang bigas ko, barter, goods to goods. Bawal po yun, pinagbabawal ng pamahalaan ng gobyerno. Ganyan na po ang mangyayari ngayon. Lumaki na po yung barter mula nitong pandemic, kaya kailangan nilang maglabas ng warning, babala, dahil wala na nagpapalitan ng pera o nabawasan na palitan ng pera, paano bubuwisin ng pamahalaan? Kaya naglabas sila ng press release. Ganon din yan sa cryptocurrency. Okay? Sa own bank naman, dyan, pwedeng magandang i-considerin nyo, dyan nyo ilagay yung emergency fund nyo, tsaka cash reserves nyo. Now, I'm anticipating some questions. Wala po ako sa Cavite. Okay lang ba na ang banko nasa Cavite? Kahit saang bansa po kayo, basta kayo co-op member, ipadaan nyo lang sa KSK SMP Co-op, ma-assist kayo mag-deposit, mag-withdraw sa bangko na nasa Cavite City. Okay? Paano sumali sa KSK?